mga mukha na hindi ko nakikita at sa mukha na nakita ko uli. Wow, yes. So, ang ating pong theme ngayong buwang ito ay pinamagatang ang buong taon. Ang theme natin for our J1 MNK Year 5 ay pinamagatang gracious. Sabi nyo nga, gracious. O mabiyaya ang Diyos. And I believe this 2021, sa ikalimang taon natin dito sa church, tayo ay makakaranas ng matinding pagbuhos ng habag at biyaya niya. Amen. So, sa paniniwala natin yon, I believe na mas iko-comfort pa tayo ng Lord. Mas makakaranas pa tayo ng kabutihan na walang kapantay. Mas makatanggap pa tayo ng pabor na hindi may kakaila. Mas makatanggap pa tayo ng habag kahit hindi tayo karapat-dapat. Amen. So, let's start na po. Hawakan natin ating mga puso at let's declare this powerful verse. Naniniwala tayo ang bawat salita ng Diyos ay buhay at sa pagdedeklara na natin ito, ito'y patuloy na magmumutangi sa atin. Luke 4:18 up to 19, 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Why? Kasi si Jesus, siya ang anointed one. Amen. Sino dito yung ano, may nawala sa kanya nung nakaraang taon, 2020? Nawala, pwedeng sino dito yung may nanakaw sa kanya, nanakaw na kaligayahan, nawala ang relasyon, nawala ang buhok, nawala lahat, nawala ang kachat. Grabe. Dati kasama mo sa church, katabi mo ngayon, wala na. May iba ng katabi. Grabe, si Lloyd, ganun eh. Ang daming nawala. O kaya ay, sino dito yung ano, may gusto namang, may mga mali siyang nagawa noong 2020 na gusto niyang mabawi. Gusto niyang ma-redeem. Gusto niyang may ano, ma-restore sa kanya. Tasa kamay, come on. I believe, nandito ka, may dahilan ng Diyos, kaya nandito ka. And I believe, hindi ka lang basta, ay, Sunday na naman, may pakinggan ako. No, may tatanggapin ka. And last week, nung sinimula natin ang series ng Gracious, nag-declare tayo ng 5 declarations about grace. And we believe, dahil ikalimang taon natin, 5 is the number of grace. And 5, ang significance nito ay biyaya. So, for the susunod, taglishi for the, sa mga susunod ng mga 5 linggo, pag-usapan naman natin yung 5 dineclare natin last week. Yung 5 significance, so number 5. Yung 5 declaration natin sa gracious year, sa best year ever. Magandang hashtag yun. Best year yet. Ay, ever. Best year yet. So, ang title natin, ang pag-uusapan ngayon ay Grace will redeem us. Babawi tayo ng biyaya. Sino excited doon? Kaya ako sa inyo, kunin yung mga cellphones, kung pwede, notebook, ilista ninyo lahat na sasabihin natin ngayon at panghawakan ninyo, karating na taon, sabihin mo, Lord, may sinabi ka. Let's pray. Abba Father, we are so thankful sa magandang ginagawa mo sa amin every Sunday. We believe as we hear, listen your word, kasakasama ka namin. Anoint mo ako, Lord, na mabuhay lang ako sa bagat biyaya. Ang masasabi ko lang ay galing sa'yo. And also anoint the hearts of each of the listeners na makatanggap lang kami ng higit pa galing sa'yo. Salamat aming Ama, and I declare no COVID-19 upon this place. Thank you, Father. We love you. In Jesus' name, amen. Muli pa, palakpakan naman natin ang Diyos. Huh. Palakpakan naman yung mga excited. Come on. Woo! Nakakatuwa. Sa tunay, kanina pa ako first service excited. RJ, okay lang, nasunod ka. Ang bagal ni RJ. Ang bagal. Paano yan? Binibiro lang. Sino dito yung nasabi na life is unfair? Parang life is unfair. Buti pa sila, mayaman, kami mahirap lang. Ay, buti pa sila, ganda ng bahay. Kami, kagaya na magkasya, nangungupahan lang. Buti pa sila, ayos ang pamilya. Kami, nag-aaway ang magulang. Buti pa siya, may sasakyan. Ako, yung bike ko, kilo-kilo ng gulong. Buti pa siya,
may nagmamahal sa kanya, sa akin wala. Mga ganun bagay. Nasa kamay nasabi niya, parang unfair naman. Tasa kamay, yung naisip, hindi lang yung nasabi, kundi naisip niya. Be open. Tasa kamay, napaka-unfair naman. Buti pa siya maganda. Ako maitim. Naisip ko yun. Minsan nakikita kong buhok ni Kyle, buti pa siyang ganda ng buhok. Di mo naisip ng ganun? Life is so unfair. Diba? Let's be honest, sino nakaisip ng ganun? Ha? May buhok na. Minsan naisip na ito, buti pa siya straight, ako kulot. Mga ganun bagay. Pero, naisip ko rin yun na nag-struggle ko po yun. Na nasasabi ko, Lord, na, Lord, buti pa sila katamtaman lang, ako pogi. Ang hirap kaya ng ganun. Dalawang beses nang narinig ni Aubrey, na-shock pa rin siya. Matay na ng first service. Parang, joke lang po yun. Naalala ko kasi nung ako po ay college, nasasabi ko napaka-unfair naman kasi may mga kaibigan ako, kinakaibigan lang ako, parang ginagamit lang ako, nakikisakay lamang, nakikiride lang sa akin, binabarkada ako. Kasi alam mo yung pogi ako, yung parang ang hirap naman, bakit napaka-unfair? Joke lang po yun. Joke lang po yun, pinapasaya ko lang yun. Asian cutie, Grabe! Mas pogi naman si Asian cutie kaysa sa akin. Yeah, nag-joke lang po ako, ganyan lang po ako magpatawa. Naalala ko, nung ako'y high school, yan. Meron akong barkada, may gusto siyang isang babae. So, ang ginawa niya, pare, ligawan mo. Okay. Buong third year niligawan. Libre sa kantin. Binibigyan ng Basta, yun kasi, hindi naman usong flowers noon. Idinedate. Sinililibre ng pamasahe. Tapos, wala pa kasing cellphone noon. Ang ginagawa noon, love letters, yung pinapasa, susulat sa 1/4 sheet of paper, tapos ipapasa sa likod. Mapakita doon. Tapos mamaya, may dala stuffed toy sa classroom. Lahat naman kami, nagano kami lahat. Anong nangyari, hindi siya gusto kasi. Tapos may nanligaw sa kanya na, pogi. Pagkaligaw sa kanya, 2 days lang, sinagot na agad. Napaka-unfair, di ba? Sa tingin nyo, karapat dapat ba mabasted yung naghirap ng ilang buwan. Tapos itong pogi, 2 days lang nanligaw, ay sila na. Grabe. Hulaan nyo kung sino ako doon. Ha? Sino nagsabi ako yung pogi? Pwede di kayo tumasa kamay. Sino nagsabi ako yung pogi? Sino nagsabi na ako yung binasag? Ako yung nililigawan. Joke lang po yun. Alahoy! Hindi na kayo na Pero, di ba, minsan may pagkakataong hindi patas. Unfair. Minsan may pagkakataon na, ano kayo? Ba't siya nanalo? Nakaranas na ba kayo ganun sa trabaho na mas magaling ikaw, mas masipag ka sa trabaho. Tapos ang na-promote yung yung laging late. Naranasan nyo ba yung sa school, nagpakapuyat ka sa thesis, kayo? Sino dito yung may thesis na ikaw nagpapakapuyat, ikaw nagtatype, yung kagrupo mo sa thesis, nandun lamang sa bahay, nanonood ng TV, tatawa-tawa, tas yung defense, ikaw ang naimik, tas pare-pareho kayo ng grade. Kakayamot, life is so unfair. Diba? Bakit ganun? Naitanong nyo na ba ganun? Sabihin nyo, bakit ganun? Diba? Bakit siya ako hindi? Alam nyo po, pag sinabing biyaya, ganun talaga eh. Minsan yung makikita natin, ganun ang grace. Isa pang definition ng grace o biyaya eh, grace is an undeserved, unmerited favor. Sabihin nyo nga, undeserved. Next po, unmerited favor. Pag sinabing undeserved, ano Tagalog ng undeserved? Hindi karapat-dapat. Pag sinabing undeserved, yung hindi ka karapat-dapat pakitaan ng habag, hindi ka karapat-dapat patawarin, pero pinatawad ka pa rin. Imagine nyo yung issue ngayon, yung may flight attendant na ni-rape, tapos na-absuelto na kung ano-anong bagay. Unfair. May mga ganong sitwasyon. O kaya pag sinabing undeserved, yung may mas
yung mas magaling ka, mas mabait ka, pero pareho ng trato kayo nang natanggap ng masama ugali. Undeserved. Unmerited. Yung may mas nauna, may mas kapili-pili, pero binigyan pa rin ng pabor. Diba, sabi nga sa isang Bible verse, may mga naunang nahuli at may mga nahuli na nauna. Diba yung story ng prodigal son? Sa mga hindi nakakaalam noon, may isang mayamang asyendero, may dalawang anak, yung pangalawang anak, yung bunso, nagwagalwal, hiningi yung pera, tapos umalis sa kanilang asyenda, ginastos, naghirap, tapos yung bumalik, nung pagkabalik, tinanggap agad, binigyan ng mga regalo at nagpatay pa ng baka para magparty. Samantalang yung panganay na maghapong, nagtatrabaho para sa ama, hindi man lang daw may pagpatay kahit isang maliit na amanok. Yung anak na masama ugali na lumayo, bumalik, hindi karapat-dapat pero siya pa ang nabigyan. At nagreklamo yung panganay. Ang tawag doon, undeserved, hindi karapat-dapat. Unmerited, hindi ka pili-pili, pero binigyan pa rin ng biyaya, may pabor pa din. Yung kantang Reckless Love, di ba sabi doon, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, I couldn't earn it. Hindi natin kayang i-earn o paghirapan yung pabor, yung biyayang yung galing sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, ay mas magaling ako, ay mas matalino ako, ay mas masipag ako, mas pogi ako, mas maayos ako. Hindi natin pwedeng sabihin yung kasi hindi natin kaya ipagmalaki yung ginagawa natin. Sabi, I couldn't earn it, I don't deserve it, still, you give it away. Binibigay mo pa din, pantay-pantay. And that is what we call grace. Kailangan nating ma-realize, guys, na kaya tayo nabubuhay, kaya tayo nakakahinga pa, kaya tayo nandito dahil lamang sa believe sa pagpasok ng 2021, mararanasan mo, yes, ikaw, na kahit hindi mo naintindihan sinasabi ko, mararanasan mo yung matinding pagbuhos ng biyaya ng Diyos. Amen. Pumalakpak niyo, naniniwala. Come on. Pero, naniniwala tayo doon, pero nung 2020, ay grabe. Marami tayong errors. Marami tayong pagkakamali. Marami tayong sana sumunod na lang ako. Marami tayong regrets. Sana nakinig na lang ako. Marami tayong mga gustong balikan na dapat sana hindi ko na yun nagawa. Or kahit hindi noong 2020, siguro nabubuhay pa tayo sa isang nakaraan na hirap tayo mag-move on. Na yung nakaraan na yon, hirap tayo mag-move on, hindi na tayo makabawi sa mga relasyon, kaya siguro, nasaktan tayo. Tasa kamay na nasaktan. Nakakatawa, no? Huwag kayong mahiya. Tasa kamay na nasaktan. Heartbroken. Oo, talaga, hindi. Sikat, hindi nasaktan. Uwe. Na siguro, hindi natin alam, mukhang nakakatawa man, eh,
Kaya tayo nasaktan tayo, kaya pala tayo hirap manampalataya kasi may sakit. Kaya tayo hirap uli magtiwala, hirap tayong umasa kasi masakit. Parang napahiya tayo na may inaasahan tayong bagay, pero hindi nangyari, parang ay hindi na ako aasa. Hindi na ako mananampalataya. Nahihirapan tayo. Sige, tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, okay lang. Na siguro nahihirapan tayo magtiwala sa Lord dahil medyo na-disappoint tayo noong 2020. Excited ka ng 2020 na, ay, maganda ang taong ito. Pero ang nangyari, nasaktan ka. Pinaasa ka. Nalugi ka. Maraming pangit na nangyari. At ang pinakapangit na nangyari noong 2020, nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Kung may sisisihin sino, ang daming tuturuan. Nakita nyo sa Facebook, siya may dahil. Yun, daming tao sa mall. Mga ganun. Ay, dahil itong lahing ito. Hindi, itong lahing ito. Ang daming tuturuan. Pero kung i-generalize natin, lahat ng nawala, ng nasira sa atin, ito'y dahil ng salitang kasalanan. Sabihin nyo nga, kasalanan. Kasalanan ng mundo. Makasalanan ng mundo. Dahil makasalanan ng mundo, may sumpa. Makasalanan ng mundo, pahat na nangyayari, may virus na kumalat. At hindi lang yung kasalanan ng ibang tao. Sino dito yung ang saya-saya niya, pero ang saya-saya niya, puno-puno siya ng pag-asa, pero yung mga tao nakapalibot sa kanya, hindi maganda, toxic, nakakarinig siya ng salita na nagpapababa sa kanya. Kaya, minsan sabi, kasalanan ng ibang tao. Minsan ganun, kaya nagka-pandemic, kasalanan niya, hindi nagmamask. Kasalanan ni ganito, hinayaan si ganito sa Pilipinas. Nagtuturoan. Kasalanan ng ibang tao. Na siguro kaya tayo nawala ng pag-asa, nakaranas tayo ng heartbreak. Nakaranas tayo na iwan, na masaktan. Nakaranas tayo na mapahiya. Nakarinig tayo ng masasakit na salita. Kasalanan mo kung ikaw eh, hindi nagsabi sa akin na ganyan, sana ganito na ako. Kasalanan mo, may pangako ka sa akin, pero asan ka na ngayon? Kasalanan. Kasalanan ng mundo, kasalanan ng ibang tao, at kasalanan natin mismo. Yung mistrust natin sa Lord, yung mas nagtitiwala na tayo sa ibang tao, sa ating sarili, kaysa magtiwala tayo sa Panginoon, dahil sa naranasan natin, yung hindi na natin siya naigagalang, kaya minsan nagdidesisyon tayo na hindi na tinatanong sa Kanya, mas inuuna natin yung sarili nating alam, mas hindi nagdidesisyon tayo na hindi nang alam nating sala sa sinasabi niya, mas inuuna natin yung sarili nating desires, mas nagtubog tayo sa temptation, hinahabol natin yung kasikatan, dami ng views, dami ng likes, ranking sa mga games, yung level ko dapat ganito na. Dapat yung skin ko, dapat ganito ng kadami. Mas sinahabol natin yung mga ganong bagay. At dahil nga ng kasalanan, alam niyo po ba, sa Bible, may ibang tawag sa mga taong nagawa ng kasalanan. Pag ikaw ay taong nagawa ng kasalanan, ang tawag din sa'yo sa Bible ay isang prostitute. Sabihin nyo nga, prostitute. So kapag tayo ay nagawa ng kasalanan, tayo ay nagiging isang spiritual prostitute. Kasi parang binebenta natin ang ating sarili sa mali. Parang nagpapabayad tayo sa sisingilin na naman tayo ng malaki sa huli. Nagpapagamit tayo sa alam naman natin, malaki ang iuutang natin at ilulubog tayo sa dulo. Kasalanan. Sa Bible, may isang propeta ang pangalay Homer. Sabihin nyo nga, Homer. Itong si Homer, isang propeta, man of God. Tapos sinabi sa kanya ng Lord, Homer, yes, Lord. Mag-aasawa ka na, yes, Lord. Sabi sa iyo ng Jello, yes, Lord, mag-aasawa ka na. Sinong ni-expect nyo? Tagalumali pa. Yes, Lord, mag-aasawa na ako. O sige, pumunta ka dun sa kalyeng yon na maraming na blink na lights. Ay, di ba Lord, yun yung lugar ng mga prostitute? Oo, maghanap ka ng, may ibibigay ako sa iyong asawa doon, prostitute. Gano'n kaya kahirap yun? Lord naman, isa akong prophet. I'm holy, righteous. Pero bakit ang ibibigay mo sa akin na isang prostitute? Grabe.
Pero anak, may dahilan ako. O sige Lord, naghanap si Home, si Hosea na isang asawa. Nakahanap siya, ang pangalan ay Gomer. Sabihin nyo nga, Gomer. So nag-asawa si Hosea at si Gomer, nagkaroon sila ng tatlong anak at masayang buhay. Pero after a while na mag-asawa sila, iniwan ni Gomer si Hosea. Iniwan ni Gomer ang kanyang masayang asawa at kanyang tatlong anak at nagbalik sa dati niyang trabaho. Nagbalik siya doon sa isang lugar na nagbebenta ng laman at bumalik siya sa dati niyang trabaho. Imagine yung sakit, yung pain na naramdaman ni Hosea. Na Lord, in the first place, ang hirap magpakasal sa isang prostitute. Pero, sige sumunod ako, pero ganun din ang ginawa sa akin. Pero ito din ang sinabi ng Lord, Hosea 3 verse 1. Sabi ng Lord kay Hosea, go and love your wife again. Para ito, para sabi ng Lord, Hosea, yes Lord, pumunta ka doon sa lugar na yon. Yung asawa mo, mahalin muli, kunin muli. Lord, nasaktan ako. Hindi ko na alam kung kaya ko muli. Hindi, pumunta ka doon, balikan mo siya. Masunuris Hosea, sumunod. Gano'n kaya kahirap yun? Yung magpatawad? Una-una magpapatawad. Dahil pinaasa ka. Gano'n kahirap yun? In the first place, ayaw ko sa'yo, pero babalikan daw kita. Pride. Gano'n kahirap yun? Pero dahil man of God, go. Go! Pumunta. Tapos pagpunta niya doon, imagine nyo isang gabi, isang lugar na puro kalye na may mga babaeng na nakatambay sa labas, mga babaeng nag-aakit, mga ilaw may pula, may dilaw, may iba't ibang kulay. At pinunta niya yung dating lugar na nakita niya ang asawa niya. Pagpasok niya sa lugar na yon, hinarangan siya nung bouncer o nung mamasan. Sabi niya, asan ang asawa ko? Sabi nung bouncer, nandun sa VIP room, sa kwarto, may kasamang ibang lalaki. Tamuha, go and love your wife again, even though she commits adultery with another lover. Kunin mo, sabi ng Lord, kunin mo uli yung asawa mo, kahit na ngayong oras na ito, ay nakikiapid siya, nagkukumi, at may ginagawang hindi maganda sa ibang tao. Imagine nyo yun. Imagine nyo. Sabi ni Hosea, sige, kukunin ko pa rin. Sabi ng bouncer, hop, aba, bayaran mo siya. Bayaran ko siya, ay akin siya in the first place, asawa ko siya, kami, pero bakit ko siya bibilhin? Ay pagmamay-ari ko siya. But still, sabi doon, bilhin mo siya. At bakit? Kasi inutos ng Diyos. This will illustrate that the Lord still loves Israel. Alam nyo, that prostitute, kung makikita natin spiritually, Hosea is the spiritual Jesus. At tayong mga nabalik sa kasalanan, nabalik sa paulit-ulit na pagkakamali, nabalik sa dating ganun, tayong spiritual Gomer. Ikaw, ako, tayong lahat. O sige, binili. Alam nyo kung anong pinambili? Ito. Next, sabi doon, so I bought her back with 15 pieces of silver and 5 bushels, 5 sako ng barley. Anong number? 5. Anong number? 15. Pinambili no number 5, pinambili ng biyaya. Pinambili yung hindi karapat dapat bilhin, pero binili pa rin. Yung hindi karapat dapat tubusin, pero tinubus pa din. Pinambili nung hindi kapili-pili, pero pinili pa din. Amen. Binili siya sa biyaya. Pero tayo, parang tayo yun eh. We are sa Lord na tayo. Pero mas pinipili natin na bumalik sa pagiging spiritual prostitutes. Binipili pa rin natin na bumalik sa mali, sa kasalanan, sa sariling gusto, sa pagiging insecure, sa pagiging mainitin ng ulo, sa pagiging mga pangat na bagay. Nabalik tayo doon. Even though we are His, sa Kanya na tayo, pinipili pa rin natin bumalik
But yet, handa pa rin siyang bilhin tayo sa napakalaking halaga. At handa pa rin siya na bilhin tayo ng kanyang dugo. Amen. At yung number 5, yung biyayang yon ay dulot lamang ng hindi tayo karapat-dapat, dulot lang yun ng habag, biyaya at pagmamahal niya sa atin. Sabi nga sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat, ako, ikaw, tayong lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa Panginoong Diyos kasi lagi tayong nagbebenta ng ating sarili sa kasalanan. Lagi natin sinasamba Diyos-Diyosa ng pera, Diyos-Diyosa ng kasikatan, Diyos-Diyosa ng kasikatan sa school, kasikatan sa social media. Diyos-Diyosa ng pagiging tama sa social media, tama sa lahat ng bagay. Lagi natin binibenta ating sarili. But yet, wala dyan, hindi ko naisulat. Verse 24, ngunit dahil sa biyaya, sabihin nyo nga, biyaya. Biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid, itinuring niya tayo na okay sa harap niya, itinuring niya tayo na maayos sa harap niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo na siyang tumubos, na siyang nagbayad, na siyang nag-redeem at siyang bumawi sa atin. Ito ay regalo ng Diyos. Amen. Palakpakan muli natin si Kristo. Keyboardist, please. Ngayong oras na ito, naalala ko nga pala. Kahapon, ako kasi, namin ko medyo mayabang pa ako. Hindi naman, di ko alam kung yabang o hindi. Pero gusto ko kasing mga sapatos ko, bit-bit ko. Nakakita ko sa mga NBA players, kina James Harden, kina Luka Doncic, favorite player ko. Pupunta sila sa arena, may suot na sapatos, bit-bit-bit yung mga sapatos na gano'n. So ako, mapapansin nyo kung maaga din kayo, pag ako napunta dito, naka-chinelas, dito nila ako nagpapalit ng sapatos. Tapos bit-bit-bit ko ito yung sapatos. At pag uuwi ako, naka-chinelas din ako, uuwi ako, akit ako sa amin, bit-bit-bit ko lang yung sapatos. Tapos pupunta ako sa bahay, kahapon, pag uuwi ko, bit-bit ko yung sapatos kong isa, tapos pinato ko lang sa sofa. Tapos si nag-ayos na ako sa labas, may inayos ako, nagwalis-walis ako. Tapos sabi sa akin ng asawa ko, "Mahal, paulit-ulit na lang." Sabi ko, "Yang ano ga? Paulit-ulit na lang yang andumi sapatos, kita mo may mga virus tapos paulit-ulit ka na lang na inilalagay yung sapatos dito. Paulit-ulit na pinapatong mo sa sofa." Siisip ko, hindi naman paulit-ulit. O hindi naman ngayon lang, hindi paulit-ulit na lang. Sabi ko eh, ayaw nga. Ulit-ulit na lang, sorry. Kailangan gamano. No? Lagi ko sinasabi sa'yo na ganito. Huwag mo ilagay dyan at madumi. Pero paulit-ulit na lang. Sige, sorry. Feeling ko magagawa ko uli yan. Siguro next week, hindi ko may patong uli yung sapatos na madumi. Guys, ano yung paulit-ulit na lang sa buhay mo? Noong 2020, sabi paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang ang pagkakamali ko. Hindi na ako natuto. Paulit-ulit na lang ganito nangyayari sa pamilya ko. Paulit-ulit na lang na hindi ko ma-achieve yung gusto ko. Bakit paulit-ulit na lang na kahit pinipilit kong gawin ang tama, hindi pa rin matupad? Paulit-ulit na lang, pinipilit ko naman mag-alaga, pero bakit naalis sa mga inaalaga ko? Hindi ako makapag-life group pa. Ulit-ulit na lang. Hindi na ako matuto. Ano yung paulit-ulit na lang sa buhay mo? Ito po, kaya medyo challenging i-share ang topic na grace. Pag sinabing grace, may malaking issue dyan. Na sinasabi nila ang biyaya daw, magdudulot sa atin sa abuso. Aba, hindi pala ako karapat dapat, pero pinatawad pala ako. Ay siya, sige, gagawa na ako ng mali. Manunod na ako ng video ni Ivana Ilawi, tapos gagawa ako na hindi maganda, tapos pagkatapos hihingi na lang ako ng sorry. Ganun naman pala, pinapatawad naman pala ako. Ay sige, ako pala ay magkakamali na lang, magkakasala na lang ako. Away ko na lang magulang ko, tapos magsosorry na lang ako sa Lord. Okay na lahat. Akala ng marami, ganun ang biyaya. No. Ang biyaya ay ang Diyos mismo, at ang biyaya ay hindi gagawa ng pagkakamali na magdudulot ng kasalanan. Kasi
Next po, grace will lead us to repentance. Ang biyaya ay dapat magdudulot sa atin ng pagsisisi. At pag sinabing repentance o pagsisisi, may kapangyarihan ka na ikaw mismo tatalikod ka na sa kasalanan at haharap ka na sa isang Diyos na nagpapatawad, Diyos na nagbabawi at Diyos na tutubos. At I believe, habang 2021, sa ikalimang taon ng J1MNK, I'm so excited! Makakaranas tayo ng matinding pagbuhos ng biyaya. This year will be the year of grace. Mararanasan natin, Lord, talagang nabubuhay lang ako sa habag at biyaya mo. And if this is also the year of grace, this will also be the year of repentance. Na yung mga bagay na paulit lang na hindi natin mapagtagumpayan, yung mga kasalanan na hindi natin ma-overcome, sigurado ngayon taon, magkakaroon ng pagsisisi, tatalikuran na natin lahat ng yon at sa Diyos na lamang tayo haharap. Dahil lamang sa habag, biyaya ng Diyos, mararanasan natin lahat ng magagandang bagay na idinulot niya sa buhay natin. Pero still, sabihin ko sa inyo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ay, ito maranasan mo. Either dalawa, Lord, ako'y nahihirapan. Hindi ko alam ang sarili ko. Hindi ko alam anong gagawin ko. Paulit-ulit na lang. Pero natatakot ako. Nahihiya ako. Ang biyaya ang magbabago sa atin. Automatic magbabago sa atin. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo ng kusa. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na magbago. Kasi pag naranasan mo yung biyaya, yun yung kapangyarihan na magdudulot sa'yo na matanggap yung pagbabago. Yun yung biyaya, yung kapangyarihan na magbubuo sa atin nung apat pa natin deklarasyon. Yung matinding magpapala, yung divine transformation, amazing victories at yung mighty miracles. Lahat ng yon may dudulot lamang ng biyaya. At ngayong oras na ito, I don't know, hindi ko alam yung paulit-ulit na lang sa'yo. Hindi ko alam yung paulit-ulit na lang sa pamilya mo. Hindi ko alam yung paulit-ulit na lang na laban mo within yourself, sa sarili mo. Hindi ko alam yon, pero alam ko, narinig mo ang biyaya. Narinig mo yung salita. Nabuhay sa'yo yung salita. At habang nasa iyo ngayon ang salita, may biyaya ka na tumayo ngayong oras na ito at umamin at hanapin yung biyayang yan. Jesus. Come on. Jesus. Ngayong oras na ito, kahit ikaw na nanonood, ano yung paulit-ulit na lang? Ano yung gusto mong mabawi? Yung mabago? Yung ma-restore sa buhay mo. As you close your eyes, ano mang akto mo, gusto mo pumuli o gusto mo talagang lumuhod, gusto mo itaas sa kamay, gusto mo hawakan ang puso mo, sige, gawin mo kahit ano. Pero ang importante, yung estado ng puso mo sa loob mo, yan ang naluhod. Yan ang nagpapakumbaba. Yan ang binubukas mo ngayon sa ating Diyos Ama. Buksan mo ang puso mo sa Kanya. At aminin mo, Panginoon, hindi ko kaya. Come on, kausapin mo siya. Habang nakapikit ka, paparanas sa iyo ng Diyos ang matinding biyaya ng pagmamahal niya. Mararanasan mo to. Yes. Makaramdam ka ng kahit katiting na natusok sa puso mo. Mararamdaman mo, Lord, may nagmamahal pala sa akin. Maring sabi mo, paulit-ulit na lang walang natanggap sa akin. Paulit-ulit na lang walang nagmamahal sa akin. Paulit-ulit na lang iniiwan ako, sinasaktan ako, nakakarinig ako ng hindi magagandang salita, nakakarinig ako ng mga salitang wala akong kwenta, walang mangyayari sa akin. Itong batang ito'y walang patutunguhan. Paulit-ulit na lang ako, Panginoon, nakakarinig, nakaranas, nakakaramdam na parang wala akong halaga. At habang nakapikit ka ngayon at pinapakumbaba mo, iniluluhod mo mismo ang puso mo sa Panginoon, ibabalik niya sa iyo, gaya ng ginawa ni Hosea. Tayo mismo kasi yung lumayo.
tayo yung nagbenta muli ang ating sarili sa mali, sa kasalanan. Binenta muli natin ang ating sarili. Pero mararanasan mo yung ginawa ni Hosea kay Gomer, na kahit si Gomer ang mali, si Gomer ang pumilit umalis, binalikan pa siya at binili pa uli siya kahit kanya na. Nararanasan mo yun ngayong oras na ito. At iba, nararanasan mo ngayon itong oras na ito. Go. Nararanasan mo ito. Open your heart. Buksan mong puso mo. As a sign of a, I believe, ang estado ng puso ay nalabas physical. Do an act. Hawakan mong puso mo. Or tumungo ka. Or itaas mo kamay mo. O ibuka mo kamay mo. Come on. Or lumuhod ka if you want. Pero there's an act sa pagpapakumbaba ng puso. Come on. Kasi may tinatanggap ka na pagmamahal. Tinatanggap ka na biyaya. Lord, I pray sa mga nanonood at sa mga taong nandito, nanonood, ano man ang ninakaw. Ninanakaw. Sinisira. Ito may pag-asa. Ito may pananampalataya. Ito may kayaman. Ito may pinansyal. Ito may pagiging insecure sa sarili, sa ibang tao. Ano man ang paulit-ulit na lang na ginagawa sa amin ang kasalanan, sa pangalan ni Jesucristo, winawasa ko ito lahat sa pangalan ni Jesus at binubungos ko ang biyaya ng Diyos upang ngayong taon ay maranasan naming lahat ang matinding pagbawi mo sa mga ninakaw na kaaway sa pamilya namin, sa buhay namin, at sa katauhan namin. Panginoon, anumang ninakaw, kaligayahan, pag-asa, ibalik mo. Anumang ninakaw, ninanakaw, ibalik mo. Salamat aming Ama. Sa aming 5 taon, unang declaration pa lang, may apat pa. Sa aming 5 taon dito sa JA1 Mataas sa Kahoy, we expect unting-unting ibabawi mo yung namawala. Mamaya pa lang, siguro yung simpleng, ay, nawala itong perang ito, ba't nakita ko ulit? Ay, nawala itong mahalagang gamit na ito, itong alas, itong kwintas, ba't makikita ko ulit? Pagpapatunay na ibinabalik ng Diyos lahat ng nawawala sa iyo at papatunayin lahat ng sinira sa iyo ang Diyos mismo ang babawi sa buhay mo. Amen. So ngayong oras na ito, taas mo mga kamay, umasa ka uli sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, sabihin mo galing sa puso, Panginoon, patawarin mo ako kung nanlamig ako, nanghina ako, nawala ng pananampalataya. Salamat po aking Ama. Kasi ako'y naniniwala sa biyaya at habag mo. Ngayong taon, mababawi lahat ng ninakaw sa akin, ng nawala sa akin. Salamat aking Ama. In Jesus' name. Amen. Lahat ng matagumpay ay pumalakpak. Come on, pumalakpak. Yung masaya, yung naniniwala, yung nananampalataya sa Kanya, yung expected ngayong taon, pumalakpak. Come on, come on, come on. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa napakatamis na pangalan ni Jesus. Lahat ng babawian ng Diyos, magdeklara at magsabi ng Amen.